Magandang umaga na naman sa ating lahat, mga kamanoy. Ayan, napakaganda ng ating umaga dahil nga lumabas si Haring Araw. Ayan, mga kamanoy, ang pag-uusapan natin ay kung bakit Muscovy Ducks ang napili kong alagaan. So mga kamanoy, sasabihin ko lahat ng mga dahilan ko kung bakit Muscovy Ducks ang napili kong alagaan. Yung mga sasabihin ko mga kamanoy ay base lamang sa aking mga experience or sa mga aking mga natutunan sa pag-alaga ng Muscovy Ducks. Kasi nga mga kamanoy, January ako nag-umpisa, January, February, March, April, magpo-4 months na akong nag-alaga mga kamanoy. So meron na tayong mga natutunan sa pag-alaga ng Muscovy Ducks. Ayan mga kamanoy, tara pag-usapan natin kung bakit Muscovy Ducks ang aking napiling alagaan. Ayan mga kamanoy, pag-usapan natin yan. So ayan nga mga kamanoy, una kong dahilan kung bakit Muscovy Ducks ang aking napiling alagaan mga kamanoy ay hindi sila maselan na alagaan. So bakit ko nasabi na hindi sila maselan na alagaan? Mga kamanoy, base sa aking experience in 4 months, kahit paiba-iba yung panahon mga kamanoy, kahit tag-ulan, tag-init, wala silang pinipili mga kamanoy. Hindi sila gaanong nagkakasakit kahit umulan, umaraw. Hindi sila masyadong nagkakasakit mga kamanoy, kaya hindi sila maselan na alagaan. Pangalawa kong dahilan mga kamanoy ay tipid tayo sa patuka or hindi sila pumipili sa pagkain. So syempre na naman mga kamanoy, hindi sila pumipili. Syempre kung alam nyo naman na kung may poison yung pagkain, syempre hindi naman nila kakainin. Gaya naman ng mga tao yan, alam nila makiramdam. So mga kamanoy, ang sabi ko dyan, hindi sila mapili gaya ng tirang mga kanin, yan, mga tirang gulay, puno ng saging, yung gabi. Yung mga manoy, tipid tayo sa patuka, hindi gaya ng mga ibang maalagaan dyan. Kaya Muscovy Ducks ang napili kong alagaan mga kamanoy. So ang tatlo kong dahilan mga kamanoy ay yung eggs production nila is madami. Siyempre kung madaming egg production, marami tayong magiging Muscovy Ducks. So base sa aking experience mga kamanoy, yung aking mga Muscovy Ducks ay nag-a-average ng 25 pababa. Base lang po sa aking experience dun sa aking mga Muscovy Ducks, 25 pababa po yung mga kanilang mga itlog, mga kamanoy. So kung ganun mga kamanoy, kung 25 tapos yung inahin natin is 10, 25 times 10, ewan ko, compute nyo na mga kamanoy, mahina ako. So sa isang buwan, madami na tayong mga Muscovy Ducks na naman. So ganun mga kamanoy, ang sarap mag-alaga ng Muscovy Ducks, ang bilis magparami. Pangapat mga kamanoy na dahilan ko kung bakit ako nag-alaga ng mga Muscovy Ducks ay yung kanilang karne mga kamanoy. Sa akin mga kamanoy, masarap mga kamanoy yung karne ng Muscovy Ducks, lalo na kung maganda at magaling yung magluto. Napakasarap mga kamanoy ng Muscovy Ducks. Hindi ka magsisisi mga kamanoy kung mag-ulam ka or kumain ka ng Muscovy Ducks mga kamanoy. Ayan. Panglima mga kamanoy ay base lang sa aking experience ay mabilis silang alagaan mga kamanoy. Bakit mabilis mga kamanoy? Yung mga kamanoy, magpakain ka lang, tubig, okay na, napakabilis mag-alaga ng Muscovy Ducks mga kamanoy. Hindi gaya ng mga iba dyan mga kamanoy na kailangan mo pang tignan kung kumakain, kailangan mo pang bantayan. Yung mga Muscovy Ducks mga kamanoy, pag linagyan mo yan ng pagkain,
tubig, dyan na sila, hindi na sila umalis mga kamanoy. Kaya ang sarap magalaga ng mga Muscovy ducks mga kamanoy. O ayan mga kamanoy, yan ang mga dahilan ko kung bakit Muscovy ducks ang aking napiling alagaan dito sa aming munting bakuran. So yan mga kamanoy, hanggang dyan na lang po muna tayo. Sana nga may natutunan kayo sa akin ngayon. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga kamanoy, mag-subscribe na kayo. At huwag niyong kalimutan mag-comment at pindutin yung notification bell. Thank you po sa mga nanonood at saka mga manonood pa po. God bless mga kamanoy. Ingat always, keep safe para iwas COVID. Thank you po. God bless mga kamanoy.